Ayan guys, good morning. Ayan, nagbabalik tayo dito. Nung nakaraang video, tinuro natin yung paggagawa ng frame ng 7.9-inch series na sliding window. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung paglilis o pagbabawas anong panel ng sliding window na 7.9-inch series. Okay, yan, ituturo ko sa inyo yung pagpuputol ng lock style, ng interlocker, ng top bottom nung panel niya, at saka yung paano pagbawas, kung ano yung ileles bago hatiin, kung ano yung mga sukat, at kasi may mga binabawas-bawas dyan guys. Ayan, tuturo ko sa inyo guys sa video ito. Ayan guys, meron ako ditong panel ng 7.9-inch series na sliding window. Ayan, doon sa mga nagtatanong at gusto malaman kung paano ang pagbabawas ng sukat nito at paano ang pagputol nito, yung top bottom at saka yung lock style saka interlocker. Yan guys, bali, umpisahan natin dito sa doon sa height niya, doon sa lock style saka doon sa interlocker. Ang binabawas natin dito mga bro ay 1 3/4 dito sa height niya. Kung ang height nung inyong sliding halimbawa ay 48 inches, babawasan nyo ng 1 3/4. Sa inches tayo mga bro, kalimitan talaga inches ang ginagamit sa pagbubuo nitong sliding window. Kahit sa traditional, talagang inches yung ginagamit natin. Doon sa mga iba, parehas din naman, ganun din ang ginagamit nila, inches. Kasi yun ang mas madali, inches yan. Kaya yun, bali ang height niya, yung interlocker, ay babawasan nyo ng 1 3/4. Kung halimbawa, ang height ng inyong sliding ay 48 inches, pagpuputol kayo ng lock style, babawasan nyo ng 1 3/4. Kung ano ang kakalabasan, yun yung inyong lock style, yung ganito. Ayan. Ito yun. Ayan. Ganun din yung interlocker. Kung pares din ang same lang ang ano niyan, ang sukat ng interlocker saka yung lock style. Ayan ito mga bro, napansin ko lang. Kaya maganda yan dun yan sa puncher. Pinapans talaga yan dun sa puncher. Kaya ang gaganda ng mga ano niya, kaltas-kaltas. Hindi kagaya ng mga traditional na yun ay minamanumano lang natin. Merong maganda, merong hindi kagandahan. Pero dito sa 7.9-inch series, maganda siya. Kasi talagang ipapans mo lang yun ng ipapans dun sa puncher. Yan, doon sa mga gustong malaman naman paano mag-punch doon sa magumamit nung ano nung 7.9-inch puncher. Gagawa natin ng video. Meron nata akong ginawang video diyan sa ano, pero susunod igagawa natin ng mas magandang video yan. Okay, i-vlog natin yan paano ang tamang pagbubutas nitong lock style both maraming kakaltasin kasi diyan, lock style, interlocker. Yan. Pati yung top bottom, kinakaltasan yan guys, dun sa puncher. Ayan. Ngayon, 1 3/4 yung bawa sa height, pagpuputulin nyo, pagpuputol kayo ng lock style, interlocker. Pares ang sukat nyan mga tol, yung lock style, saka yung interlocker. Ngayon, dito naman tayo sa top bottom. Kaya sinabing top bottom to mga tol, yung kasing traditional, mayroon yung top rail, saka bottom rail. Dito sa 7.9-inch series, iisa na. Kaya tinawag itong top bottom. Iisa na yung ginagamit sa taas, saka dun sa baba. Ayan. Ito, pares na rin dun sa bottom niya. Iisa na ang klase niya. Pares lang. Top bottom yung tawag dito. Ngayon, ang sukat naman ito ay lilis nyo ng 5 1/8. 5 1/8, kung halimbawa ay ang sukat ng inyong sliding ay 48 by 48, babawas muna kayo ng pagpuputol kayo ng top bottom, babawas muna kayo ng 5 1/8, saka nyo i-divide sa dalawa. Ayun, makukuha nyo na yon ngayon yung sukat nyo ng top bottom, itong ganito. Ayan. Ayan. Makukuha nyo na ngayon ang sukat yan. Pagka babawasan nyo muna siya ng 5 1/8, tapos divide 2, ahatiin nyo sa dalawa. Yun na yun, kung ano yung kalalabasan nun, yun na yung inyong magiging top bottom, at magagawa nyo na yung ganitong panel ng sliding na 7.9-inch series. Ayan, ganito siya guys.
Okay. Ayun, sana po nakatulong yung aking maikling video doon sa nagtatanong sa atin niya kay sir na nalimutan ko yung ano niya. Sana po nakatulong. Ayan po yung less pagbabawas ng 7-9-inch series sa paggagawa ng panel at saka sa top bottom at saka doon sa lock style interlocker. Ayun lang. Salamat po sa panonood at paki-like naman po yung ating video at paki-subscribe na rin po. Yan, maraming salamat po. Bye-bye ulit. Bye-bye.